Pilipino, tuldukan ng kamangmangan, ihahatid ay kabatiran sa wika at panitikan. Asignaturang Pilipino ang sagot niyan. Magandang araw! Isang mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga mag-aaral at magulang na laging nakaantabay dito sa ating paaralang panghimpapawid ng La Filipina National High School, ang Salida Teleradyo. Ako ang inyong gurong tagapagpakilala, Ginang Lyra Giuseppe, guro sa Filipino mula sa Ikasyam na Baitang. Ngayon, malugod kong ipakilala sa inyo ang ating teacher broadcaster mula sa Ikasyam na Baitang, Ginang Nova Grace Gomez. Mangyari ay ihanda ang inyong mga kagamitan sa pagkatuto, ang inyong papel, panulat, module at higit sa lahat ang inyong sarili. Dahil handang-handa na si Ma'am Nova na talakayin ang unang module para sa ika-apat na markahan na pinamagatang Kaligirang Pangkasaysayan ng Nolime Tanghere. Maraming salamat, Teacher Lyra. Magandang araw, mga bata. Ako'y nagagalak at nasa huling bahagi ka na ng inyong pag-aaral sa taong panuruang ito. Kung kaya, inaasahan na maipapakita mo ang iyong kahusayan sa pagsagot, sa pagtaas ng iyong antas ng pagkatuto at mapaunlad mo pa ang iyong marka sa huling markahang ito. Sa ika-apat na markahan ay magkakaroon ka ng malalim na kaalaman tungkol sa nobelang Nolime Tanghere. Ang Nolime Tanghere ay isa sa pinakamaimpluwensyang aklat sa kaysaysayan ng Pilipinas. Ito ay nagpapakita ng mga makatotohanang pangyayaring pumukaw sa kamalayan ng mga Pilipino laban sa kawalan ng katarungan, pagmamalupit at pagmamalabis ng mga Espanyol. Isa itong nobelang panlipunan na kakikitaan ng pagiging makabayan ng mga Pilipino. Ang pag-unawa sa aklat na ito ay ang pagkakaroon ng kamalayan sa mga sakit ng lipunan noon. Ang mga bagay na nais isinasalaysay rito ay ang pawang katotohanan at may pinagbatayan. Sa araling ito ay mababasa mo kung paano nabuo o nasulat ang nobelang Nolime Tanghere. Malalaman mo rin mula sa araling ito ang dahilan kung bakit na isatitik ang nag-aalab na kagustuhan ni Rizal na pukawin ang damdamin ng mamamayang Pilipino sa matagal na pagkahimlay nito sa pag-aaping dulot ng mga Espanyol sa ating bansa. Bago natin simulan ang talakayang ito, aalamin muna natin ang mga layunin. Batay sa napakinggan, natitiyak ang kaligirang pangkasaysayan ng akda sa pamamagitan ng pagtukoy sa layunin ng may akda sa pagsulat nito. Pag-iisa-isa sa mga kondisyon ng lipunan sa panahong isinulat ito. Pagpapatunay sa pag-iral pa ng mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon sa lipunang Pilipino. Nailalarawan ang mga kondisyong panlipunan bago at matapos isinulat ang akda. Bago natin ipagpatuloy ang talakayan, ihanda muna ninyo ang inyong papel at ballpen. Magkakaroon muna tayo ng pagsubok kung saan aalamin natin kung ano-ano na ang inyong nalalaman tungkol sa Nolime Tanghere. At narito ang mga panuto. Basahin at suriin ang bawat katanungan. Isulat ang tama kung ang pahayag na isinasaad ay tama. At isulat naman ang mali kung ang isinasaad ay mali. Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo para sa pagsagot ng bawat katanungan. Unang katanungan. Ang may akda ng Nolime Tanghere ay si Andres Bonifacio. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Dahil ang nobelang Nolime Tanghere ay isinulat ni Dr. Jose P. Rizal. Ikalawang katanungan. Ang Nolime Tanghere ay isang uri ng panitikan na tinatalakay o tinatawag na dula. Tama o mali?
Ang tamang sagot ay mali. Dahil ang Noli Me Tangere ay isang nobela. Ikatlong katanungan. Ang salin ng Noli Me Tangere sa Filipino ay huwag mo akong salingin. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat na katanungan. Ang salitang Noli Me Tangere ay mula sa wikang Espanyol. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Dahil ito ay galing sa Latin. Ang panglimang katanungan. Mayroong batas sa Pilipinas na nagsasaad sa pagpapahalaga kay Dr. Jose P. Rizal bilang pambansang bayani. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Dahil ito sa Republic Act 1425. Bilang paghahanda sa pag-aaral ng Noli Me Tangere, mahalagang alamin muna natin ang kaligirang pangkasaysayan nito. Upang ating malalaman kung ano-ano ang mga nilalaman. Ang Noli Me Tangere, ang kauna-unahang nobelang isinulat ni Rizal nang siya ay magdadalawampu't-apat na gulang pa lamang. Ang salitang Noli Me Tangere ay sinipi sa Ebanghelyo ni San Lucas na dapat ay Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 20, Versikulo 13-17. Ang mga kahulugan nito ay ang huwag mo akong salingin. Ang Ebanghelyong ito ay naglalaman na mga bagay na hanggang sa kasalukuyan ay walang sinumang makapangahas bumanggit. Kung kaya, ito ang pinangahasan ni Rizal na gawin ang di mapangahasang gawin ng sinuman. Inilarawan niya ang kalagayan ng lipunan at ang ayos ng pamumuhay noon. Ang paniniwala, mga pag-asa, mga hangarin, mga karaingan at mga pagdadalamhati. Itinambad ang mga pagpapaimbabaw na sa balat kayong relihiyon ay siyang nagpahirap at nagmalupit. Ipinakilala ang kaibahan ng tunay sa di tunay na relihiyon. Sa relihiyong ang kinakalakal ay ang banal na kasulatan upang makapagsalapi. Inangat ang tabing upang ipakita kung ano ang nasa likod ng madaya at nakasisilaw na pangako ng pamahalaan. Bukod sa nasaksihan ni Rizal na kalunos-lunos na kondisyon ng Pilipinas noong siya ay musmus pa lamang, isa rin sa dahilan ng pagkakasulat niya sa nobela ay nang mabasa niya ang aklat na The Wandering Joe o Ang Hudyong Lagalag. Tungkol ito sa pagmamalupit ng mga puting Amerikano sa mga Negro. Kung kaya tumindi ang pagnanais ni Rizal na makabuo ng aklat o aklat na tumatalakay sa pagmamalupit ng Kastila sa mga Pilipino. Ang pamagat na Noli Me Tangere ay isang salitang Latin. Samantala, ang nilalaman nito ay nakasulat sa wikang Espanyol. Naging mahalaga ito na nobela bilang o dahil sa Batas Rizal noong 1956. Ang batas na ito ay nakilala bilang Republic Act 1425. Natapos lamang niya ito noong 21 ng Pebrero taong 1887 sa Berlin, 10 taon bago sumiklab ang rebolusyon. Hindi nagustuhan ng mga pare ang mga anti-simbahang sentimento ng nobela bukod pa sa makabago at banyaga
nitong adhikain na sagap ng Rizal at ng kaniyang mga kapanalig sa kilusang propaganda. Ito rin ang tinuring o itinituring na dahilan ng kaniyang pagkabitay doon sa Bagumbayan noong Disyembre 1876. Sa simula ng nobela, magandang pagpukulan ng pansin ang siniping o ang siniping epigrape ni Rizal, maging ang kanyang paghahandog. Ang epigrape ay mula sa anino ni Shakespeare na manunulat na aliman na si Friedrich von Schiller. Mahalaga ang tanong na iniwan nitong epigrape hingil sa abang bansang ito na kinatha ni Rizal sa kanyang nobela. Ngunit ang tanong ko, kaibigan, sinong dakila ang lilitaw sa ganitong mga hamak? Anong kadakilaan ang mangyayari sa pamamagitan nila? Sa kanyang paghahandog naman, inilarawan niya na ang nakasulat sa kasaysayan ng pagdaralita ng sangkatauhan ang isang kanser na may katangiang napakalubha, kaya nagpupuyos sa galit, munting di masaling ang nangingising na matalim na kirot. Marugdog ang nabasa o nanasa ni Rizal na itanghal ang sakit na dinaranas din ng mga o ng bansang lagit-lagi niyang nililingon, lalo na nang si Rizal ay nasa Europa at binabata ang lamig at ang pangungulila nito. Nilulunggati ko ang iyong kalusugan na kalusugan din namin at hinahanap ang pinakamabuting panlunas. Ginamit niya ang talinghaga ng mga sinaunang tao na naglalantad ng mga sakit sa baitang templo upang makapanglunggati o mapagmungkahi ng lunas ang sinumang dumating na mananawagan sa bathala. Malinaw ang hangarin ni Dr. Josepe Rizal sa pagsulat ng nobela. Nais niyang ilarawan ang kalagayan ng bayan ng buong tapat at walang pangingini. Sa pagkasangkapang ng imaheng ng lambong na tumatabing sa karamdaman, sinisikap na ibunyag ni Rizal ang mga pagdurusa ng kanyang bayan. At ngayon naman ay alamin natin ang paglalahat at para matandaan natin ang tungkol sa Noli Mi Tangere. Noli Mi Tangere ay isinulat ni Dr. Jose P. Rizal. Ito ay isang nobela. At ang Noli Mi Tangere, ito ay Huwag Mo Akong Salingin o Touch Me Not sa Ingles. At sinipi sa Ebanghelyo ni San Lucas na dapat ay sa Ebanghelyo ni San Juan Kapitulo 20 versikulo 13 hanggang 17. Ang pamagat na Noli Mi Tangere ay nakasulat sa salitang Latin, samantala ang nilalaman nito ay nakasulat sa wikang Espanyol. Naging mahalaga itong nobela dahil sa Batas Rizal noong 1956. Ang batas na ito na kilala bilang Republic Act 1425. Ang Noli Mi Tangere din, ito ang tinuturing na dahilan ng kaniyang pagkabitay sa Bagumbayan noong Disyembre 1876. At inihahalin tulad ni Dr. Jose P. Rizal ang ating bayan sa isang sakit na kanser. Ngayon naman ay dadako tayo sa pagtataya upang ating alamin kung hanggang saan ang inyong natutuhan sa ating talakayan sa oras na ito. Muli, ihanda ang inyong papel at ballpen sa pagsagot. Una nating gagawin, basahin muna natin ang mga panuto. Basahin at unawain ang bawat tanong. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel.
Bibigyan lamang kayo ng 5 segundo para sa pagsagot sa bawat katanungan. Unang katanungan, sino ang may akda ng Nole Mitangere? A. Jose Rizal, B. Andres Bonifacio, C. Mariano Ponce, D. Marcelo del Pilar. Ang tamang sagot ay letter A, Jose Rizal. Ikalawang katanungan, saan sinipi ang salitang Nole Mitangere? A. Ebanghelyo ni San Juan, B. Ebanghelyo ni San Mateo, C. Ebanghelyo ni San Lucas, D. Ebanghelyo ni San Marcos. Ang tamang sagot ay letter C, Ebanghelyo ni San Lucas. Ikatlong katanungan, ang salitang Nole Mitangere ay galing sa anong lingwahe? A. Tagalog, B. Espanyol, C. Latin, D. German. Ang tamang sagot ay letter C, Latin. Ika-apat na katanungan, saan namatay ang bayaning si Jose Rizal? A. Japan, B. Madrid, C. Pransya, D. Pilipinas. At ang tamang sagot ay siyempre, letter D, Pilipinas. Ikalimang katanungan, ano ang tawag ng may akda sa sakit ng lipunan na dinaranas ng bansa? A. Tigdas, B. Kanser, C. Pulmonya, D. Tuberculosis. At ang tamang sagot ay B. Kanser. Naway nasagutan ninyo ng tama ang ating pagtataya. Ngayon naman ay narito ang inyong takdang aralin kung saan isusumitin ninyo ito sa inyong guro sa Filipino 9. Narito ang mga panuto. Lagyan ng check ang kahon kung ito ay naglalahad ng mga kondisyong naganap sa panahong isinulat ni Jose Rizal ang kanyang nobela o ang akdang nobela na Nole Mitangere. Ikis naman kung hindi. Sa linya naman ay sumulat ng isang patunay na umiiral o nagaganap pa ang mga kondisyong ito sa kasalukuyang panahon sa lipunang Pilipino. Unang katanungan, makapangyarihan ang balat kayong relihiyong nagpahirap at nagmalupit sa mga Pilipino. Check o ikis, patunayan. Ikalawang katanungan, mahigpit ang tagasuri ng mga babasahin, kaya't hindi pinapayagang mailathala ang mga sulating tumutuligsa sa pamahalaan. Check o ikis, patunayan. Ikatlong katanungan, umunlad at bumuti ang kalagayan ng mga Pilipino dahil sa paraan ng pamamahala sa Pilipinas. Check o ikis, patunayan. Ikaapat na katanungan, malayang nakapagpapahayag ng damdamin ang mga Pilipino, lalo na ang kanilang mga hinaing laban sa pamahalaan. Check o ikis at patunayan. Panglimang katanungan, nagsisimula ng mag-alsa at lumaban ang mga Pilipino dahil sa pangungunan ng mga matatapang na tao. Check
o ikis, patunayan. Oh, alam kong mayroon na naman kayong dagdag kalaman sa kaligirang pangkasaysayan ng nobelang Noli Mitanghere. At madadagdagan pa ito sa susunod na talakayan kasama ng iba ko pang guro sa Filipino 9 sa bawat kabanata ng Noli Mitanghere. Hanggang sa susunod, muli ako ang inyong teacher broadcaster, Teacher Nova Grace Rocky Gomez, ang nagsasabi na tuldukan ang kamangmangan, ihatid ay kabatiran sa wika't panitikan, asignaturang Filipino ang sagot niyan. Hanggang sa muli, maraming salamat, paalam! Napakahusay mo, Ma'am Nova. Maraming salamat sa iyong ibinahaging kaalaman tungkol sa kaligirang pangkasaysayan ng Noli Mitanghere ni Dr. Jose Rizal, isa sa pinaka-impluensyal na nobela sa kasaysayan ng Pilipinas. Maraming salamat rin sa inyo, mga mahal naming mag-aaral, sa patuloy na pagtangkilik sa programang DepEd TV Eskwela at Salida Teleradyo. Tandaan, walang anumang pandemya ang makapagpatigil sa pagkatuto kahit wala tayo sa loob ng paaralan. Hanggang sa muli, paalam!